Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Tayo ngayon ay nasa ikalawang araw ng ating pagnonobena o paghahanda para sa dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto, doon isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, bakit ninyo ako isinoong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki
ng gawaing ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa ay mamatay na ako ngayon, ngayon din, kaysa maghirap ng matagal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko ay hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan, ang sariling gusto nila ay siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako ay sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila ay aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhi at sa akin ay napupuot, ay magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusan nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo ay ipakakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo ay aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang buok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng mga kakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit, nagpasalamat sa Diyos. Pinagpirapiraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog.
Tinipon ng mga alagad ng lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pirapirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, alam po natin sa buhay natin na wala tayong pwedeng maitago sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng ating damdamin. Alam ng Diyos kung ano talaga ang ating pagkatao. Pwede nga rin nating sabihin, alam ng Diyos ang budhi ng bawat isa sa atin. Wala tayong pwedeng maitago sa Kanya. Pero mga kapatid, alam din natin na kung wala tayong pwedeng maitago sa Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng pinagdaraanan natin. Alam ng Diyos kung kailan tayo masaya. Alam ng Diyos kung kailan ka puno ng hinagpis. Alam ng Diyos kung malungkot ka. Dahil wala nga tayong pwedeng maitago sa Kanya. Bakit ko nababanggit ang mga bagay na ito? Dahil kung papansinan natin at babalikan natin ang kwento ng mga Israelita, alam ng Diyos yung hirap na kanilang pinagdaraanan bilang mga alipin. Kaya nga ano ang ginawa ng Diyos? Inalis sila sa pagiging alipin. Nagtungo sila sa lupang pangako. Naglakbay sila ng mahabang panahon papunta sa lupang pangako. Pero ano ang naging problema? Tinanggap ng mga Israelita ang tinapay mula sa langit. Ito yung tinatawag nating mana. Pero hindi yun nakita ng mga Israelita. Sa ating ebanghelyong napakinggan, ano ang napansin nila? Ano ang kanilang reklamo sa Diyos? Nung nasa Ehipto kami, marami kaming pwedeng makain. Pero dito, isang tinapay na sinliit ng isang buto, singliit ng isang binhi. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi nila nakita ang kabutihan ng Diyos. Maraming pagkakataon minsan sa buhay natin, mga kapatid, nagiging ganyan tayo. Ang Diyos walang ninais na masama para sa atin. Pero maraming pagkakataon, kapag hindi na nasusunod ang kagustuhan natin, ang tingin natin sa Diyos, kontrabida. Ang tingin natin sa Diyos, hindi nakikinig. Ang tingin natin sa Diyos, tila bingi. Ang tingin natin sa Diyos, tila natutulog, walang pakiramdam. Bakit? Dahil hindi nasusunod ang kagustuhan natin. Pero napakaganda, mga kapatid, ng pagpapaalala sa atin sa araw na ito. Kung alam ng Diyos ang lahat, ibig sabihin, alam din ng Diyos kung ano ang mas makakabuti sa atin. Kung alam ng Diyos ang lahat ng pinagdaraanan natin, alam din ng Diyos kung paano niya papawiin ang lahat ng paghihirap na pwede nating maranasan sa ating buhay. Ang panawagan sa atin sa araw na ito, buksan ng mga mata, buksan ng mga puso, at mapagtatanto natin na kailanman ang Diyos ay mabuti. Buksan nyo lang ho yung mga puso ninyo. Buksan nyo lamang po ang inyong mga mata.
buksan nyo lamang po ang inyong mga tenga. Mapagtatanto po ninyo na kailanman ang Diyos laging nagbibigay sa atin ng kung ano ang mas makakabuti. Dahil siya ay Diyos na puno ng kabutihan. Kaya nga doon sa ating ebanghelyo, ano yung napansin natin? Yung mga alagad, gusto na nilang pauwiin yung mga taong sumusunod kay Jesus. Kasi wala silang pwedeng maibigay, wala silang pwedeng mapakain doon sa mga taong sumusunod kay Jesus. Nakita nila lupaypay ang mga tao, pagod ang mga tao. Pero anong sabi sa kanila ng Jesus? Ni Jesus, bigyan sila ng makakain. Dahil doon pa lamang alam ni Jesus yung kanilang pinagdaraanan. Alam ni Jesus yung hirap na kanilang ginagawa upang sundan lamang siya. At sa bandang dulo ng ebanghelyo, lahat ay nabusog. Sobra pa. Dahil ang grasya ng Diyos laging nag-uumapaw. Bakit? Dahil siya ay Diyos na mabuti. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, puno ka ng hinagpis, puno ka ng pagdududa, puno ka ng hirap sa buhay mo, huwag kang mag-alala. Alam yan ng Diyos. At kung yan ay alam ng Diyos, ipagkakaloob sa iyo ng Diyos kung ano ang mas makakabuti sa iyo. At kung ano ang makakabuti sa iyo, mga kapatid, kagaya ng ginawa ni Jesus na paremihin ang isda at tinapay, nag-uumapaw lagi ang kanyang grasya. Buksan natin ang mga mata. Buksan natin ang ating mga puso. Buksan natin ang ating mga sarili. Mapagtatanto natin na meron tayong Diyos na mabuti. Mapagtatanto natin na meron tayong Diyos na hindi nagpapabaya. Mapagtatanto natin na tunay ngang alam ng Diyos ang lahat. Dahil ang bawat isa sa atin ay tunay na mga anak ng Diyos. At kung tayong lahat ay tunay na mga anak ng Diyos, tandaan natin, hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Mga kapatid, kung may isang bagay po akong gusto ko pong baunin ninyo sa pagdalo ng misang ito, baunin po ninyo at huwag ninyong kakalimutan, kung alam ng Diyos ang lahat, ibig sabihin, tandaan natin, ang Diyos ay tunay na mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tulad ng napakaraming tao sa ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapababaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Ang ating panalangin, ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at gawa, sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nangagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ang mga leader ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, nawa ay tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo.
Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, nawa ay makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, nawa ay masayahan nang walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kami nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ay iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen. Ay mapakindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang ating Diyos na mabuti. Siya ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. The body of Christ,
Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar
At tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na paikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,